pangalan niya ay dakilain, Panginoon ay purihin. Pangalan niya ay dakilain, Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain, Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain, ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo ng ika-anim na linggo ng karaniwang panahon sa pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo sa loob ng Basilica Minor, Pamansang Nambana ni Jesus Nazareno, at kayo minaugnay, sumita ng iba't ibang social media gaya ng Facebook, YouTube, X, at iba pang social media, at kayong mga na-cross-posting ng mga chapels, groups, at communities. Idagdag rin natin ang ating mga intention para sa kapayapaan sa mundo, lalo tikit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa sulat ni Santiago Apostol, kailangan tayong manatili sa pananalig sa panahon ng mga pagsubok sa buhay. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na hindi maghanap ng ibang palatandaan sapagkat siya mismo ay palatandaan ng Ama, palatandaan sa buhay na walang hanggan. Sa mga sandali na tayo ay laging mahina sa ating pananalig at nampalataya sa Diyos, at dahil sa ating karapukan at kahinaan, tayo nagkasala. Lumalog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mong manahan sa mga iluubing tapat at maaasahan. Sa kanang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na naging iyong tahanan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol Santiago. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinaaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang.
Ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit, ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang pag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatang mula sa Panginoon ang taong pagpabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ikararangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya. Sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo sa matinding sikat ng araw, lalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang kaabalahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang sariling dati-rati namumuhay ng baluktot, nang ako ay parusahan, salita mo ay sinunod. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Sa akin ay makabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawaang mahalaga ang iyong utos. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Higit pa sa ginto at pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Nababatid ko, O Poon, matuwid ang iyong batas. Kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
May dumating ng mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya. Kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpakakitaan ng anumang tanda." Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Sa buhay natin, lagi tayong naghahanap ng mga tanda o palatandaan. Maski kung manalangin, kaagad manalangin tayo, bigyan mo ako ng sign, Panginoon, na iyon na nga. Ang mga tanda o palatandaan sa buhay ay siyang nabigay sa atin ng direksyon, siya'y nagbigay ng kaayusan, at siya'y nagbigay sa atin na ang buhay natin ay mayroon ngang karunungan sapagkat may mga palatandaan na nilikha at nigawa at ginawa ng iba o sa pamalaan ay ginagawa upang laging maayos ang kalakaran ng buhay. Pero kung minsan atin pong nakaligtaan na mayroon ng palatandaan o mayroon na mga tanda na ibinibay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya po sa ating unang pagbasa sa sulat ni Santiago Apostol, sinasabi niya na tayo ay manatiling matapat at matatag sa kabila ng lahat ng pagsubok sa buhay sapagkat hindi naman ang kayamanan ang tanda ng buhay natin na siyang magligtas sapagkat ito ay gaya lang ng bulaklak ng mga damo na ito ay lalagas sa pagdating ng panahon. Ngunit kinakailangan natin na tingnan na ang Diyos na siyang dapat nating kahabagan upang mamuhay tayo kailanman ay higit na nagbigay sa atin na kayamanang eternal. Higit pa sa ginto at pilak, ang kanyang mga kautusan ay siyang maghatid sa atin sa buhay na ganap at ikasya siya. Kaya sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 8, Beso 11 hanggang 13, na ang mga naghahanap ng tanda mula sa langit, ibig sabihin, isang milagro, isang himala na gusto ng mga Pariseo, gusto ng mga eskriba, gusto ng mga pinuno na iyon ang gawin ng Panginoon. Hindi naman gumagawa ng mga mahika ang Panginoon. Siya mismo ay palatandaan ng Diyos na Ama sapagkat siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga, sinasabi natin na ang pinaka-importante na sakramento ay si Kristo mismo. Sakramento, ibig sabihin, palatandaan ng kabanalan ay ang ating Panginoon. Ang tanda o palatandaan sa salitang Hebreo ay shalah. At sa Koineo na Griego, simeon. Sa Latin, signum. At ito'y lagi nating hiningi sign o tanda o palatandaan. Dapat po nating tingnan na ang mga palatandaan ay mayroong ugnayan na konkreto sa buhay. At hindi lang ugnayang konkreto sa buhay, dapat may ugnayang malalim sa may kapal o sa Panginoong Diyos. Kaya paano po natin malaman ang mga palatandaan?
Atin pong makikita ang mga palatandaan na binigay na ng Panginoon sa atin sa pamagitan ng ating mga panaginip, sa mga sinasabi o ipinahiwatig ng mga taong malapit sa atin, o sa mga kalikasan at mga pangyayari sa ating kapaligiran, o dili kaya sa mga naisulat na mga salita ng Diyos, o sa Biblia, o sa mga nakasulat na mga aklat na banal, o dili kaya ang mga pangitain ng mga taong nabigyan ito, upang atin pong makita ang tunay na kahulugan sa mga tanda ng buhay, kailangan po nating buksan ang ating puso at ating pagnilay-nilayan. Susuriin natin gaano ito katotoo, sapagkat mayroon namang nagsabi na ito yung tanda, pero yon ay mga haka-haka lamang. Kailangan natin ang tunay na pagnilay-nilay ng malaliman. Apat na bagay ang dapat nating tingnan upang ating makikita na ito ay mula sa Diyos. Una, na ang tanda ng buhay ay konektado sa mga pangyayari sa tunay na buhay. Sapagkat ang Diyos hindi naman umbigay ng tanda sa mga hindi naugnay sa buhay. Pangalawa, na ang mga tanda ay lalo pang nag-ugnay sa atin ng mga liman sa Diyos. Ibig sabihin, ang mga palatandaan, kung ano man ang mga palatandaan sa buhay natin, maari mga pangyayari na kagilagilalas o parang hindi inasahan, o maaring ordinaryo. Lahat po ay palatandaan mula sa Diyos. Kailangan lang nating tingnan na ang Diyos ay nagsasalita sa pamagitan ng mga palatandaan. Ayon pa sa sulat ni San Pablo kay Titus, kay Kapitulo 1, Versikulo 2. Kay pangatlo, dapat po nating tingnan na ang mga palatandaan ay nagbibigay ng paglinaw sa lahat ng mga pangyayari sa buhay. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na hindi sa pagkagulo o pagkawatak-watak, ang Diyos ay nagbigay ng paglilinaw sa buhay. Kaya po sa unang sulat ni San Pablo sa Corinto, Kapitulo 14, Versikulo 33, ang ating Diyos ay Diyos na hindi sa pagkawatak-watak, Diyos nang naglilinaw sa buhay. At pang-apat, ang palatandaan ay nagpahiwatig ng kaganapan sa naisulat na sa mga banal na salita. O Biblia ba? O mga sagrado na mga lumang mga kasulatan o sacred scriptures. Kaya nga, sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 26, na sinasabi niya, ito ay pagtupad sa nakasulat na. Kaya kinakailangan nating tingnan na ang ating Panginoong Hesus, siya yung pinakasakramento ng ating Diyos na Ama. Kaya sinasabi ni Edward Skelebix sa kanyang pagkasulat tungkol kay Hesus, ang Panginoong Hesus, siya ang dakila at simula ng palatandaan na malalim mula sa Diyos. Tayo ba'y tumatanggap sa Panginoon na siya ang palatandaan o tanda ng Diyos na Ama sa ating buhay? O siya ba mismo ay nagbigay sa atin ng tanda araw-araw at hindi natin napansin? Kapag ka ika'y huminga pa, kapag ka ika'y nakitang maayos pa ang buhay mo,
tanda ng pag-ibig ng Diyos. Lahat po na kumikilala sa Diyos na siya yung nagbigay sa atin ng buhay at siya yung nagbigay ng biyaya ng buhay, pakipalakpak po. Palakpakan natin ang Diyos na makikita at malaman natin, na marama natin sa ating buhay, siya ay tanda ng buhay para sa atin. Kuminsan, hindi lang natin pinapansin. Kaya bago yung February 14, huwag kayong hingi ng palatandaan. Nariyan na ang pinakamahalagang tanda sa buhay, ang ating Poong Hesus Nazareno. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, gumaling tayo sa Diyos Ama sa panalangin para sa biyaya ng pagbagong buhay at matatag na maniwala sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. At atin pong itutugon, Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang hanggang kapagurang maging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Bilang mga makasalanan, naway mas malalim nating maunawaan ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat na nagbabalik loob. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Tayong lahat, naway magkaroon ng malalim at tunay na pananampalataya sa Diyos na hindi naikakahon sa mga panlabas na anyo ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makaunawa sa walang patid na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang mga dinaranas na pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. O Panginoon, gabayan mo ang lahat ng araw ng aming masalimuot na buhay. Bigyan mo kami ng kaligtasan at banal na kapayapaan. Ningnam ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Anak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong Anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo, Batid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin
ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod na gawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kaparento na yung marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikihirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kay kaisa namang helsis si awit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan yung Espiritu ng banal, ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman umatapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlayan, may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan nirapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo.
mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ay salat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ay pansin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, hinatid, inialay, buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na ng lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, hinatid, inialay, buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Announcement. Sa darating na Miyerkules, February 14, ay Miyerkules ng Abo, na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 13, matapos ang misa ng ikalima,
ay idaraos po natin ang rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Miyerkules ng abo. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Miyerkules ng abo ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang mga grupo o samahan ng ating simbahan. Sa ating unang Lenten Recollection sa darating na February 13, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jesus Madrid, ang atin pong parochial vicar. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. hanggang 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging mananabik na pagsaluhan ang kalubong ito sa aming ikabubuhay. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Naway ang inyong mga panalangin ay tinggin ang pong Jesus Nazareno. Salamat din sa lahat ng mga nakipag-ugnay sa iba't ibang social media platform. Naway pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod at lahat ng narito. Naway pagpalain kayo ng Diyos at magbuhos ang Diyos sa inyo ng biyayang kinakailangan sa buhay ninyo. Dapat po nating alalahanin na ang tunay na tanda o palatandaan sa buhay ay ang ating poong Jesus Nazareno. At nagbigay na siya araw-araw mabiyaya sa atin. Magpasalamat tayo sa Kanya at ating pasalamatan sa lahat ng mga pagkataon din na tayo ay Kanyang ginagabayan sa buhay. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itas bagya mga bagay-bagay na paususan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno,
Inihayag mo siya ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ng iyong kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan may itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalalang mga imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na may maalala ng pangakon sa binyag na ikaw ay naibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kung may kang taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.